daming mga bahay. Thank you so much for we thank you talaga, Tanya Chinita. Grabe, ano, isang karangalan na mapunta dito sa bahay. Sana ko din, ma-hoster kita. Oo, pa gano'n na. Basta. Wow. Paano ka ba nag-start maging DJ? Next interview to. Guys, talaga, eh. Yan, ewan ko naman yun eh. Alam ko na ano, na parang bumisita ka sa isang kilalang radio DJ nung time na yon. Tapos, sobrang daldal mo daw. Tapos, nirefer ka doon sa station programming director. Tapos yun, napasok ka na, na dapat sa Love Radio ka. Tapos yung pala nalipat ka sa kabilang station. Ayun na yun. Oo, as in random ano lang, visit lang. Pero ano na nga yung dati mong trabaho? Bago teacher, yun. Teacher. Kaka-graduate ko lang ng education. Tapos nakapagturo lang ako ng few months. Hindi ko nga natapos yung isang school year. Parang 8 months lang na. Kasi syempre dumating na yung opportunity, January. Mm-hmm. Pero hindi mo, wala ka na yung parang hard doon sa teaching, ganyan? Or... Pero, hindi ba nga gusto ko? Kaya lang, tinry ko pinagsabay mga 2 years ago. Nahirapan ako, parang nasa stress ako. Ikaw, ilang estudyante mo? Nung last ngayon, year? Ngayon. Ah, ngayon, ano? Online class 11? Oh, ako nga, 6 lang, stress na. Parang, hindi ako stress sa kanila, kundi stress na migagod ko dito. Tapos mag-grade ka pa. Oh. Pero, at least, di ba, masaya ka naman yun sa ginagawa mo? So, masaya ka ba ngayon? Oo, sobrang saya ko kasi parang ano tayo eh, parang freelancer tayo. DJ kami full-time sa Love Radio, parang, pero parang hinahayaan kami nila na freelancer kasi marami pa kami ginagawa na gusto namin. Hindi siya tinuturing na trabaho. Ako, sobrang bilib ako kay Tanya Chinita kasi alam ko kumbaga naramdaman ko yung pagmamahal niya talaga sa pamilya niya. Di ba parang, alam mo yun, siguro kung meron... Parang ikaw din. Kaya nga eh, kung meron nga tayo yung parang one thing in common, yung parang sa lahat actually ng mga DJs, no? Parang one thing in common na parang sobrang grounded sa family values. Di ba? Napapansin mo yun, ma? Parang lahat tayo, ano, yung parang lahat parang pamilya. Kaya siguro kaya ganun kasi parang halimbawa, kasi yung mga boss natin, parang ganun din sila. Kaya siguro nag-flow talaga, nag-flow sa mga ating mga DJs. Kasi yung boss natin, o sige, mag-leave kayo, parang dito sa family niyo. Alam mo ako, natatawa ako dati parang kapag may ano, yung para sa jowa, parang hindi mo kayo mag-leave. Pero para sa pamilya, kaya mo. Hindi talaga, hindi ko talaga kaya mag-leave. Kaya mo ba? Hindi. Diba? Hindi. Ay, saan punta? Parang hirap, di ba? Di ba? Parang mag-jowa. Kaya nga, ang maganda kapag mag-jowa talaga tayo. Siguro yung kaya din talaga na hindi tayo i-pressure at saka mag-demand dun sa mga bagay na ginagawa natin. Actually. Buti ikaw, yung jowa, I mean yung ex mo, kung technically, di ba, wala kayo, hindi naman siya nag-demand ng mga ano, demand na, bigyan mo ko ng time. Hindi, marami akong time eh. Ah, kasi nga pang umaga kayo. Marami akong time. Tapos, may effort kasi yun. Pumupunta yung lagi sa atin. Saya naman pag gano'n. Parang ikaw din, di ba dati? Ma-effort? Ma-effort naman talaga. In fairness naman, sir. Kasi ang feeling kong language of love ko na receiving it goes acts of service. Hindi ako masyado na-impress sa gifts. Talaga ba? Seryoso. Pag binibigyan ng magarbo masyado ng lalaki. Unless hindi lalo ko... Medyo parang na ano, yun na... Dinadaan ako dito. Oo, lalo na kapag manliligaw pa lang. Talaga? Oo, although, siguro depende din kung type mo. Siyempre, kapag type mo, agad, di ba, parang iba na yung dating sa'yo kapag binigyan ka ng ano. Pero so far, sa experience ko, hindi pa ako yung ganun na parang kapag binigyan ng magagpong sa akin, nai-impress ako. Hindi. Ako din eh. Ikaw din. Gusto ko, mas gusto ko yung... Pinagluluto ka, ganyan. Sasama sa ano natin, sa event, ganun, na drive, ganyan. So, yun ang language of love, receiving ganun mo. Ganun siya. Pero ikaw, yung pagbibigay mo, paano naman ako yun? Lahat eh, feeling ko. Kaya mo lahat? Oo, ano talaga ako? All out? Talaga yung parang... Pagbibigay ako ng gift, girl. Pinakamakala na regalo mo sa ano, jowa. Ray-Ban siguro. Magkano, pe? Ano talaga, feeling ko ang sarap, sarap na sarap ako. Yung parang, ano, anniversary namin. Bongga, ako ang pinaka-bongga mag-rate. Eh, kasi kaya ikaw din naman eh, 6K ka, di ba? 6K ako. Unti na lang yun eh. Unti na yun eh. Wait lang, wait lang, iisip ko muna, 6K ba yung naregalo? Oo, di ba? Yung motor yata yun. May nanonood. De, ano naman yun? Pero naman yun. Ayaw nga ba? De, pero naman yun. Kasi diba, parang may quits lang. Tsaka
iba pa rin naman, katulad nga ng sinabi natin kanina, iba pa rin yung kapag galit sa tao. Oo, oh. Yes. Oh, kahit mumurahin, nagiging mamahali. Tapos, siya kapaligaya, ganyan. So, sino ba nakipag-iwalay kasi? Ako. Ah, ikaw. Normally talaga sa atin, mga babae nakipag-iwalay. Siguro? Hindi, ano siguro eh. Alam mo naman ako, hindi ako typical na babae na single. Mm-mm. Married ako. Mm-mm. Hindi pa ako anak. Bakit kailan mo babala ako na magbala? Kapag may pera? Dapat kasi din parang, siyong guy yung makapag... Oo, parang pandemic priority mo ba? Diba? Tama, tama. So yun. Alam mo, na-realize ko sa buhay, hindi dapat talaga madaliin relationship. Hindi dapat madaliin ng... gawa na tayo ng pamilya, practical, mag-unahin mag-invest ng mga kailangan. Kasi madali mag-asawa, pero mantakin mo habang buhay na kayo magsasama, paano nyo masusustain yung habang buhay? So, kung sinabi ni Tati at Shanita, madaling mag-asawa, pero kailangan mong isipin kung paano nyo masusustain yung relasyon sa kayo magiging pamilya. Madali, napakadali kasi one day lang kayo ikakasal. Ilang taong ka nga nung nagpakasal ka dati? 22? Biglaan lang. Parang biglaan, hindi pa plano, ganun. Parang, syempre, in love ka pag ganun ang age. So, gusto nitong technically fresh ex mo na ano, na magkapamilya na kayo, sana, ganyan. Minamadali ka ba niya? Tingin ko sa age namin, siguro. Sa age namin, dapat meron na. Kasi, hindi naman na ako pabata ng pabata. No, pero mukhang bata lang si Tati at Sinita. Laks naman. Patres mo mag-graduate. Yung bang ano ba? Siguro, nawawala lang kami sa focus. Siguro epekto din 'to ng pandemic. Itong mga nangyayari na 'to na nawawala na yung focus namin sa future, kung saan kami nakatingin, mga distraction. Kaya dapat retreat muna tayo. Mag-refresh muna tayo, reboot. Ano ba talaga yung priority sa relationship? Ako kasi hindi ako ayoko magmadali. Kasi sa dami ng naranasan ko rin. Parang matatawa na lang ako sa mga nag-aasawa ngayon na 18 years old na buntis na. Hindi naman sila pinagtatawanan, baka may pera sila. Pero ang haba ng buhay para maaga kang maging adult. Mm-hmm. Yung parang, kumbaga dapat, may tamang oras kasi sa lahat ng ano. Enjoy niyo muna, promise. Buong buhay niyo may asawa na kayo, so i-enjoy niyo yung single. At least, diba, na-enlighten tayo kay Tanya Chinita. Tsaka, parang ano, yes, adulting with Tanya Chinita. Yung pala yung topic ngayon. Seryoso, parang, diba, pagmamahal sa pamilya, yun talaga yung priority ng buhay. Tapos, honestly, Rocky, parang ngayon, parang, hindi, sorry kung ito na yung naging prinsipyo ko sa buhay. Dahil, napagdaanan ko na yung buhay, may asawa, may anak na ako, okay na ako. Kung may dumating na handa akong gawin lahat para sa akin, mahalin ako, okay, salamat, thank you, Lord. Pero kung ito na yung will sa akin ng Panginoon, okay lang. Nakakaiyak naman to sinasabi ng Tanya Chinita. Nakakaiyak na naman! Feeling ko ang ultimate purpose ko ngayon ay mapanglig ko ng unanay ko dati. Kasi ano, ako yung bunso, ako yung pinaka... siya pa din binigay. And then, thank you, Lord. Ganun. Aww. Ganun.